Good afternoon po sa ating mga 11 STEMC at 11 TVL students. So since we are not able to meet today, gawa ng bagyong karding, I will be providing a video tutorial for our next lesson. So our next lesson is arithmetic operator. So you can check this in your module. Pero out of dun sa lahat ng operators natin, arithmetic muna yung ating aralin, ha? Okay, so based on your math subject, we currently have 4 arithmetic operations na ginagamit, which is yung M, D, A, and S, which stands for multiplication, division, addition, and subtraction. So for our programming class, magdadagdag lang tayo ng isa pa, which is for yung M, which is modulo or modulus. So, for obvious reasons naman, alam nyo na itong apat. Ang hindi ko palang napapakita sa inyo ay yung sign or symbol na ginagamit para sa kanila. Basta si modulo, ang gagamitin natin dyan ay percent. Tapos, ano ang kinukuha ng modulo? Yun pong remainder ng dalawang number. So, kunwari, ako ay nag-divide ng 5. 5 divided by 2. So, ang remainder niyan ay magiging 1. So, bakit po naging 1? Kasi pansin nyo guys, di ba 5? Teka, lipat ko lang dito. Di ba? For obvious reasons, pag yan po ay ginagawa ninyo, so, yan ay 5, tapos divided by natin ang 2. So, pag yan ay sinolve natin manually, ang ilang 2 ang kasya sa 5? 2. Tapos ibababa natin dito ay 4. Tapos may minus tayo ng 1. So 5 minus 4 ang ending natin ay 1. So sa programming po, itong part na ito, yan na yung magmo-modulo sa atin. Yan na yung modulo answer ninyo or remainder answer. Kasi pag tinuloy nyo pa yan, pag umabot tayo dun sa 2.5, yan naman yung sagot natin for division. Okay? So, ipakita ko lang yung limang example natin para dito. So, type ko lang yung ating mga header files at saka yung namespace std para sa ating shortcut. So, reminder po ulit kung kayo ay gumagamit ng inyong mga cellphone at ito ay inyong i-recreate, idagdag lang po yung int. Dito sa int main, ito maglalagay kayo ng int main pa dito. Pero sa akin kasi hindi siya kailangan. So, i-try ko lang ha, int a and b, semicolon. Tapos, c out. Enter first number. Tapos, c in natin si a. Tapos, c out ulit. Enter second number. Tapos, C in naman natin si B. Tapos, magdagdag pa pala tayo ng isa pang variable. So, ang variable natin ay C. So, ang output natin dito, modulo pa lang. So, note, yung mga usual way na pag-code ninyo sa ating output, kapag nagawa nyo yan, usually, C equals, dyan nyo ilalagay yung sagot natin dun sa C out. Kunwari, C A plus B, ganyan. Ngayon, tuturuan ko kayo ng bagong technique. Bago pa lang po kayo mag-output, ilalagay nyo sa C yun pong value ng A and B. So, kunwari, A modulo B, semicolon. Tapos ngayon, ang output natin ay C. Tapos return 0. So, i-try ko siya i-run, ha. Gawin na lang natin siyang test 1. Okay, so first number natin ay 6. Hindi, ano na lata? 6. Tapos next number natin ay 4. So, ang ating modulo ay 2. Kasi pag ginawa ninyo yan sa ating sa pag ginawa nyo yan dito, 6 divided by
Sorry, 4 ata yung nakalagay, tama ba? 6 divided by 4. Meron tayong 1, tapos 4 yung lalabas dito. Minus 4. So, ang sagot natin for modulo ay 2. Oh, sorry, mali ako na napindot. So, yan yung magiging output natin dito. Okay, so next naman po, itry naman natin pag multiplication. So, ang multiplication naman ay asterisk. So, ang mangyayari dyan, ita-times niya lang siya. So, i-run ulit natin. Mare, first number ko ay 6, second number ay 4, ang output natin ay 24. Okay, tas try naman ulit natin. Yung next ay slash for ano, for division. So, i-try ko ulit. Try ko ha, 6 divided by 4. Ulit. So, 1, hindi dapat 1 ang sagot lang. Dapat may decimal point. So, papalitan natin yung int ng kahit double na lang muna. Kasi from our previous lessons, you were taught na kapag ano, gusto nyo mag-output ng merong decimal points, ang gagamitin natin ay double or float. So, ayan. Kaya siya naging 1.5. Tapos, ang ating last 2, si addition po. So, addition, pwedeng int, pwedeng double, pero for ano, for simplification purposes, gamitin lang natin ang ano ha, ang tag dito, ang int. So, okay naman tayo. 6 plus 4 equals 10. And then, last natin ay subtraction. Ayan. Six and four, dapat ang sagot ay 2. Okay. So, that will conclude po our lesson for today. So, basically, we did the arithmetic operations. So, hopefully, hindi na tayo magkaroon ng mga class suspensions para matuloy-tuloy natin ito. Kasi, meron pa tayong mga kailangang i-cover, grounds or lessons na kailangan nating ma-cover for us to say na tapos na natin ang ating first quarter. Pero kaya naman, basta dun po sa mga batch 2 na imi-meet ko ng Thursday at saka sa Wednesday, we will be having a PT1 or PT2 after ko ito i-discuss. So, thank you guys. Salamat.